So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So for this video, ibabike check lang natin ang pinakabagong budget bike ni Atomic, ang Atomic Sneak. So before tayo mag-start, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pindutin nyo lang subscribe button sa baba, pati na rin yung bell icon para lagi kayong ma-notify kapag may lalabas akong panibagong video. And kung nagustuhan nyo naman tong video natin ngayon, pakipindot na rin yung like button dyan sa baba. So okay, simulan na natin. So okay, so itong Atomic brand, hindi na rin naman ito bago sa market natin sa Pilipinas. Dati pa silang naglalabas ng mga bike kahit nung wala pang pandemya. So mabalik tayo dito sa Sneak. So nagustuhan ko rin yung design ng bike nito. Napaka-stig lang kasi ng combination ng matte na base paint at yung glossy na decals. Tapos dalawang kulay lang din yung makikita natin sa bike nito. Yun nga lang, medyo napakami nga lang yung mga decals ng bike nito. And kung matagal na kayo sa channel na ito, alam nyo na siguro na mahilig ako sa mga minimal lang yung decals. Pero nandyan na yan eh, walang tayong magagawa. Tapos kung mapapansin nyo yung design ng frame na ito, medyo kahawig niya yung mga Majestic series ng Trinks. Pero mas makakapal yung tubo nitong Sneak. And I think okay na rin yun para mas magmatiba yung frame. So yung kanyang frame is made from aluminum alloy, naka-internal cabling na siya, na nakapasok doon sa kanyang top tube. So nandito sa kanan yung para sa RD, tapos nasa kaliwa naman yung para sa FD. So sa ilalim naman ng kanyang top tube, nandun naman yung cable routing para sa brakes. Tapos nandito yung kanyang battle cage mount, tapos meron na rin siyang mount para sa rack. Tapos IS naman yung kanyang brake mount. Na para sa akin nga lang eh, wala na dapat ngayon 2021, mapabudget o high-end bike man. Tapos straight yung kanyang head tube, tapos pang 27.5 na wheel size yung kanyang frame, and size 70 naman yung size ng kanyang frame. So pagdating naman sa kanyang fork, basic na steel suspension fork lang ito. Tapos may 100mm na travel. Tapos pang quick release lang ito, and IS din yung kanyang brake mount. Tapos dito sa kanyang arch, meron na siyang kasamang tornilyo para kung magkakabit ka ng fender, eh madali na lang. Tapos meron na rin siyang lockout na lock and on lang yung option. Tapos pagdating naman sa kanyang brakes, naka-hydraulic brakes na rin ito. SN Tech yung nakalagay. Tapos pagdating naman sa kanyang drivetrain, naka 3x8 setup ito na micro-new yung kanyang shifters. Tapos yung kanyang FD, walang nakalagay kung anong brand. Yung kanyang namang RD, micro-new din yung kanyang brand. Plastic yung kanyang body na mayroong barrel adjuster. Tapos yung kanyang crank, Atomic branded yung kanyang crank, bakal pa lang yung crank arm, naka-square type pa lang din. Tapos 3x8 ito na mayroong 26, 34 at saka 40T. Yung kanyang cogs, 8-speed naman yung kanyang cogs na mayroong 1132T. Cassette type na rin ito. So pagdating naman sa kanyang handlebar, bakal pa lang yung handlebar nito na mayroong 640mm na lapad. So medyo maiksi nga lang yun. Tapos bakal pa lang din yung kanyang stem na may 7 degree angle. Tapos ordinary seat post lang din yung ginamit dito, nagawa pa lang sa bakal. 27.2 naman yung size nito. Tapos finally dun naman sa gulong. So Seiyun NJK yung brand ng kanyang gulong na may 1.95 na lapad. And medyo manipis lang din yung kanyang knobs at hindi ganun ka-aggressive yung pattern. And maraming salamat ulit sa Maxtoil Bike Shop sa pagpayag na mabidyohan ko itong Atomic Sneak. So kung gusto nyo silang kontakin, basahin nyo na lang sa tarpaulin yung kanilang mga contact number and nandyan na rin yung kanilang FB page. Pero kung gusto nyo naman silang puntahan, matatagpuan sila sa Barangay Lumbangan, Nasugbo, Batangas. And magiging palatandaan nyo yung Walter Mart sa gilid. So yun lang muna at salamat sa panonood and sana nagustuhan nyo itong video natin ngayong araw. So yun lang muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.